Mga ka-PL, matutulog na sana ako eh. Alas 11 mahigit na po, kaso mayroon pong breaking news. Kapapasok pa lamang po na balita. Mag-iisang oras pa lamang po ang nakalipas. Ito ngang si Arne Tebes, matapos pong maisyuhan ng red notice mula po sa Interpol, ayon, tuluyan na pong nasakote ng Timorese Police, ng Interpol at ng PCIC at NCB. Ito po ang buong balita, mga ka-PL, basahin ko po. Medyo mahaba-haba ho ito. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ ang pag-aresto kay dating Negros Oriental Congressman at itinalagang, grabe, terorista talaga oh, na si Arnolfo Arne Tebes Jr. sa Dili East Timor ngayong alas 4 ng hapon habang naglalaro ng golf. Ayan kasi, palaro-laro pa ng golf, hindi ka na lang nagmukmuk sa bahay. Sa Tough Golf Driving Range and Bar. Ayan ha, maliwanag. Kumpirmado na po mga kababayan na naaresto na po si Tebes. O ito pa, si Tebes Jr. ay nahaharap sa maraming kasong pagtegi. Ayan, wag na po natin bagitin yung totoong nakasulat dito at bawal po sa YouTube. Kaugnay sa pagpategi kay Negros Oriental Gobernador Ruel Digamo at limang iba pa noong Marso 2023. Ang pag-aresto kay Tebes ay naging posible sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas, kabilang ang International Police o Interpol, National Central Bureau o NCB sa Dili, sa pakikipag-ugnayan sa East Timorese Police. Kung hindi ho nagsama-sama itong mga ehensyang ito, mga ka-PL, maaaring hanggang sa ngayon nasa laya pa rin si dating Congressman Arne Tebes. Dahil nga nagsama-sama sila, ayun, tuluyan nga na-aresto. O ito pa, ang pangamba ngayon kay Tebes ay isang patunay ng kapangyarihan ng international na kooperasyon. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe na walang, hindi ko masyado mabanggitin ha, na walang terorista ang makakatakas sa hustisya at na ang mga bansa ay naninindigan sa pag-iingat sa kaligtasan at seguridad ng kanilang mga mamamayan. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ito pa, si Tebes na naging paksa ng red notice, yun na nga, na-issuean siya, ay nasa kustodiya na ngayon ng Timorese Police, habang ang kanyang extradition sa Pilipinas ay ginagawa ng NCB Dili sa pakikipag-ugnayan sa team mula sa NCB Manila at Dili Philippine Embassy. Ito pa ho, ang paghuli kay Tebes ay nagpapatunay lamang na sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap at determinasyon, ang terorismo ay maaaring hadlangan at mapangalagaan ang kapayapaan, dagdag ni Kalihim Remulla. Pasensya na po ah, kung hindi ko po masyadong binabanggit yung mga salitang yan, dahil bawal po yan kay YouTube. Ano ho? Hinikayat ni Remulla si Tebes, harapin ang iyong
matagal nang naantala na paglilitis ng hindi nagtatakda ng anumang mga kondisyon. Aba, bawal po magbigay ng kondisyon si Tevez. Bawal yung ganire, bawal yung gayaan. Ayan. Kundi ang tanging masusunod lamang ay ang DOJ. Ako po. Oh. Harapin ang mga korte ng husto. Ay nahuli na. Eh ano pa nga bang gagawin ni Tevez? Hindi harapin niya talaga. Oh, di ba? At kung mapatunayan na siya nga ay nagkasala, eh pagbabayaran niya yung kanyang mga pagkakasala. Okay? Tiyak na ang DOJ ay nananatiling nakatuon sa pagbibigay ng regular na mga updates sa pagbabalik ni Tevez sa Pilipinas, sabi ng kalihim na si Boying Rimulya nga. Ito pa, pinasalamatan din ng kalihim ang Philippine Law Enforcement Team, gayon din ang ating mga international law enforcement partners sa kanilang walang tigil na pagsisikap na sa paglaban sa kawalan ng batas tungo sa pagkamit ng kapayapaan sa pamamagitan ng DOJ. Ayan, mga ka-PL. Hindi talaga nagkapagtago ng matagal na panahon si Tevez. At ayan na nga, tuluyan ng nasakote sa Timor-Leste. Eh kasi naman, masyado siyang lantad eh. Nung pagpunta ni Pacquiao, nakisalamuha din siya. Nagpakita pa siya sa video, sa mga picture, nakita siya. Eh kung sana, sinekreto niya na lang si Pacquiao, nung pumunta roon si Pacquiao, edi sana, hindi siya nasakote. Oh, hanapan ko po kayo ng picture, mga ka-PL, kung saan naharang na nga itong si Tevez. Ito po yung ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan ho ang mismong sulat, ayan, ng Polisya Scientifica e de Investiga Cao Criminal is in Dili Timor-Leste. Ayan, napakahaba, no? Grabe, no? Ayan, no? Ayan, maliwanag. At ito naman po ang litrato. Ayan, naharang si Tevez. Nakaputi, nakakap na puti. Polo shirt na puti at nakakap na puti din siya. Ayan, itong mama, itong PCIC. Ito po ang isa sa mga ahensya na tumugis kay Arne Tevez matapos siyang maisyuhan ng red notice ng International Police, mga ka-PL. Ayan. Ang sabi ho dito sa Polisya de Polisya Scientifica e de Investiga, PCIC detains most wanted individual in Philippines. Ayan. In the course of the operation carried out on Thursday, March 21, 2024 at 300 hours. Iba naman to. Baka late yung nabasa natin kanina. Alas 4 sabi dun eh. Eh dito ho, 300 hour military time po ito, mga ka-PL, na sa pangkaraniwan ni alas 3 ng hapon. The Scientific and Criminal Investigation Police o PCIC carried out based on a request for international cooperation to locate and arrest a person red notice issued by Interpol. The arrest of the man most wanted by the authorities of the police Philippines at one place, Delhi. An Interpol red notice is in alert for law enforcement around the world to locate and temporarily arrest a person pending extradition or similar legal action.
It is based on an arrest warrant of a court order issued by the judicial authorities of the requesting country. Ayan. Mula po ito, mga kababayan, sa Polisya Scientifica, pagkahabaw ng pangalan. At sa baba, nakalagay po, ayan, nakikita nyo naman, ayan, Interpol. Ayan. Ayos! Maliwanag po ang ating breaking news. Hanggang dito lamang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.